señoritas y señoritos. Ayan, namemeligro na rin yung attorney's license ng mga lawyers tumutulong sa mga suspected killers ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Delikado po madisbar ang ilan sa kanila dahil sa pagtulong nila doon sa in-identify natin noon at in-identify ng Department of Justice no less than by Justice Secretary Boying Remulla na isang dating DOJ lawyer or undersecretary na si Reynate Orseo na sinabi rin natin noon ay kabrad ni President Rodrigo Roa Duterte sa Lex Talionis na dyan sa San Beda College, na ito yung ito yung parang nagmastermind yung pagbibili ng mga recantation o retraction ng mga suspected killers na para bawiin yung affidavit nila or extrajudicial confession linking Arnie Teves and admitting guilt and participation in the massacre of Governor Degamo and as well as other Negros Oriental officials and mga civilians na kumukuha lang sana ng ayuda sa compound ni Governor Degamo. So they may be facing disciplinary action from the Integrated Bar of the Philippines. Ito po yung body ng legal office ng mga lawyers kung saan nagde-decide whether to implement disciplinary action or disbarment. Sana po marandaman nila yung ginawa rin ng mga Bantag group at grupo ni Gerald Bantag na ginawa rin kay kaibigan natin si Attorney Toto Causing. Yun naman walang basis, parang pinolitika lang talaga siya, pero ito may basis talaga. Imagine mo, gagamit ka ng pera para kumbinsihin yung 11 witnesses to recant or bawiin yung extrajudicial confession nila. Kahit tatlong beses nila ginawa ito, ngayon sinasabi nila na torture sila. And kasama daw yung lawyer ng Degamo, si Attorney Levy Baligot. Kaya ukol sa bagay na ito, at sinasabi pa rin nila na puwera dito kay Reynate Orseo na dating na Justice Secretary, Undersecretary at kabrad ni President Duterte, yung iba pang lawyers like itong si Attorney Danny Villanueva at si Osmundo Rivero, kiniklaim po nila na wala silang relasyon kay Arnie Teves. Hindi nila kilala si Arnie Teves. Kaya sa press con kahapon po, in-expose rin ni Attorney Levy Baligot, showing pictures pa na ipinapakita na kasama talaga nila si Arnie Teves sa mga press con ni Arnie Teves noon pa man. So hindi po yung totoo na sinasabi nila noon na pro bono lang ginagawa nila, na parang tulong lang, walang bayad. Sabi ko na noon, pro bonus yun, hindi pro bono eh. So pakinggan natin yung press con and then kung anong action ang ite-take ng kampo ng Degamo laban sa mga lawyers na binibili yung testimony ng mga yung confession ng mga suspected killers ni Governor Degamo and 10 others dyan sa Negros. Pakinggan natin yung press con kahapon. Breaking news po ulit to the legal counsels and mayor dyan. I just need your opinion, I mean your comment on the
the photo that just surfaced in Negros Oriental on Attorney Danny Villanueva, that he was in fact was present and along with the Trevises in the provincial capital. Attorney Villanueva is the one representing now the shooters on the Pamplona massacre. I was able to watch some press outings of some lawyers of the respondents. Ang sinasabi nila, they do not know each other. Pero yun nga, yung lumabas na pictures, si Attorney Villanueva and Attorney Topacio serve as the legal counsels of then Governor Henry Teves. So magkakilala sila. So it is not true na hindi sila magkakilala. And second, yung sinasabi ni Attorney Villanueva na hindi niya kilala ang mga Teveses, eh hindi rin totoo dahil nag-counsel nga siya kay Governor Henry Teves. And if you may, I have pictures here showing na magkakasama talaga sila. Meron rin tayo po dyan, pictures na yan, ipa-flash po. Sa Negros Oriental ito, magkasama si Attorney Villanueva at saka si Henry Teves, no? And ito, in one press conference in Negros Oriental also, magkasama si ayan, makita mo si Attorney Topacio, Attorney Villanueva and Governor Teves magkakasama. What date po yan? Sometime October of 2022. Last year. Last year pa po yan, Attorney Baligod. Sir, if that is the case, Attorney Baligod, meron po ba kayong pa-file na kaso against Henry Teves o ano pong update? Well, sa mga lawyers. Ang description ni Secretary Remulla dito, SOG. Eh magkakasama yan sa conspiracy. Doon sa pagrekan ng mga shooters. So, again, yun po yung ating parang reaction. Ano pong kaso? May kakaso po ba kayo? O wala? Ang narinig ko na sinabi ni Secretary Remulla, he already referred the matter to the Integrated Bar of the Philippines for possible administrative or disciplinary action against responsible lawyers or individuals, well, lawyers, no? Responsible sa subornation of perjury. Perjury, ah. So ganun din po ang position nyo, Attorney Baligod, kayo po, personal. Ako, SOJ kasi yan. Oh, bahala na si SOJ doon sa action na ginawa niya na pinapa-investigate niya ito sa IBP. And the only possible complaint that can be leveled against them is yun nga, subornation of perjury. Dahil isipin po ninyo, sabi ni Osmundo Rivero, binugbog ko daw siya at tinalian ko daw siya ng alambre. Kung makita nyo si Osmundo, napakalaking tao ito. And paano ko naman siya bubugbugin o tatakutin? Eh nasa loob siya ng NBI detention facility. And there is no record in the logbook of NBI na pumunta ako doon sa facility. In layman's term, para po maintindihan, ano po yung subordination of... Eh tumutulong ka sa pagsisinungaling sa isang... statement na under oath. For the record lang yun. Any other questions before we wind up? Meron pa po? Go ahead. Since maraming mga biktima na pumunta dito, I wanted to go back to them. Okay po.
yung mga biktima na yan, yung mga salaysay nila, ganun, paghihirap nila ngayon. So yun, sana nga po ang i-recommend ng Integrated Bar of the Philippines ay disbarment. Dahil medyo minor lang man yung offense, pero the fact na ginamit yung pera, di pa, the fact na murder issue ito, the fact na they acted in conspiracy, itong tatlong lawyer na ito, should really be a strong and compelling reason para ma-disbar sila, para makatikim lang man sila yung pinaghihirapan ng mga pamilya ngayon, ng yung mga biktima ng hindi lang dito sa Degamo killing, kundi sa iba pang killings dyan sa Negros Oriental. So ito po ang latest development dito. Maganda po ito, after yung breakthrough sa DNA, ito naman po, pati mga lawyers, kasi sobra na rin talaga itong mga lawyers, masyado na nilang binebenta yung kaluluwa nila at niloloko na nila tayo. Kumbaga sila pa yung naging kasangkapan para mawala yung tiwala ng ang tao sa justice system. Delikado po yan. Kung wala na tayong tiwala sa justice system, kanya-kanya na po tayo. We will put the law into our hands. So maganda po itong action ng una ng Department of Justice and also ng kampo ng prosecution to go after the lawyers and to make them answerable. Imagine na deny ng deny sila sa mga statement nila, wala silang closeness kay sa mga Degamo, hindi nila kilala si Degamo. Sa Senate hearing nakita natin babaeng lawyer pa naman na sinabi na yung tinulungan nila yung isang suspected killer sa ospital, sila rin nagbayad ng bail bond. Hindi daw nila kilala, meron daw ng order sa kanila. Later on, lumabas rin yung mga pictures na sila rin pala yung law firm humahawak sa kaso ni Tevez relative to the Isabong na kaso rin sa kanya, na pinal sa kanya ng National Bureau of Investigation. So yun po, sana ma-expose rin itong mga enablers ni Tevez, kasi dapat ipakita natin lawyers are professionals, hindi sila yung nadadala sa pera. So dito, imagine nyo kung 8 million ang ino-offer sa 10 yan. Ha? Ibig sabihin, tama talaga yung earlier expose natin na 100 to 150 million ang offer sa kanila. Kung ngayon lang turikan, ganito ang binibigay, mas lalo na yung prinamisan sa kanila. So, kung ganon ang bayad sa kanila, 8 million, baka yung 2 million para sa lawyer. Kung baka 10 million talaga ang budget kada ulo, and then 2 million bonus sa lawyer. Hindi natin masabi, pero you know, we cannot help but wonder, bakit nga 8 million? Bakit hindi nila lang ginawa 10 million, di ba? So yun, tututukan po natin itong issue na ito. Again, exposed na naman sila, and again, another exclusive naman ito from Blogcaster, yung mga pictures na nakita nyo kanina na nakuha natin sa mga sources natin dyan sa Negros Oriental. So pakikalat na lang po ito so more people will know about the latest issue na ito. And again, thank you very much for watching, and also don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel, and I'll be seeing you in my next blog. Mucho y más gracias.